106.7 Energy FM. Hello, hello everybody. Yes, hello and happy Thursday po sa inyong lahat. It's Throwback Thursday. It's a Thursday din para sa may mga ganap ngayong araw na ito. Ano ba ang ganap mo ngayong araw na ito? Kung saan ka man pupunta? Ano man ang celebration na gagawin nyo? Aba, congrats, di ba? At sana maging happy ka today. Yes, yes, yo. Live na po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, punta ka na sa Facebook natin, Energy FM 106.7. And please like and share our live video. Ayan, pasensya na kung medyo malamlam ba tawag doon, no? Matamlay o malamlam yung boses ko kasi may dinaramdam pa rin po ang inyong lingkod. Ayan. Dahil last night, actually kahapon habang umi-airy ako, masama talaga yung pakiramdam ko. Masakit na yung aking tiyan. So akala ko kaya ko pang tiisin kasi ganoon naman tayo, 'di ba? Hangga't kayang tiisin, sige, tiisin mo lang ganyan. Pero pag uwi ko ng bahay, doon ako nakaramdam. Sabi ko, ay, iba na pala yung nararamdaman ko talaga. Nilagnat na ako. Hirap na talaga ako. Ang sakit na ng tiyan ko sobra. So, ayun, dinala na po tayo sa ospital last night. And ayun nga, kumusta na daw ako ngayon? Actually, hindi ko masasabing okay na okay ako ngayon. Pero fighting at saka ano, tolerable naman yung pain. Kaya-kaya ko naman. Abangan natin mamaya kung kaya ko pa ba. Pero as of now, kaya pa naman. So, ayan, meron tayong ano, acute gastro. Hindi ko na alam yung kasunod, basta gastro. Oo, talagang actually sakit ko na to before, noon pa lang, kasi na-hospitalize na ako. Siguro parang, hindi ko alam kung 4 years ago, ganyan. Na-hospitalize na ako before and na-confine ako sa ospital dahil nga sa gastro. Mayroon akong gastritis before. So, feeling ko baka bumabalik-balik talaga siya or ba may nag-trigger sa akin kahapon, kaya nangyari yun. So, yun, na-hospital tayo last night and ayun, medyo hindi ko na talaga kinaya ang sama ng pakaramdam ko kagabi. So, nagpa-test na tayo, nagpa-lab and everything. Tapos last night, ano, nung na-inject na ako ng ano, ng gamot, may naramdaman lang ako. Sa mga nagtatanong kasi ang dami na nag-PM sa akin, pasensya na po kayo kung hindi ko kayo masagot. Kaya dito ko na lang sasagutin lahat ng tanong ninyo. Diba? Ayun. Sa mga nag-aalala po, maraming salamat. And ayun nga, nung in-injectan ako ng gamot, medyo may naramdaman ng kakaiba. Hindi na talaga ako makahinga noon. Actually, dumaan po kagabi noon si Papa Jackson. Hindi na ako makahinga. Sabi ko sa kanya, hindi na ako makahinga. Ang sakit. Parang may kakaiba. Hindi ko alam kung hindi ba ako hiyang sa gamot or may effect sa akin o dahil mahina yung katawan ko. Sobrang bumagsak yung potassium ko last night. And then, parang nag-ano na yung mga kamay ko. Parang bumaliktad na hindi ko sinasadya. Pati yung bibig ko nag-numb na din. Wala na akong maramdaman. Pati yung kamay ko, nanginig na siya ng sobra. Hindi ko siya makontrol. As in, sobrang tigas na. Pinipisil-pisil ako. Pero sabi ko, wala talaga, hirap na hirap ako. So, baka daw bumagsak yung potassium ko. At baka daw panic attack yung tawag doon. Sabi ko, akala ko noon, ang pagkakaintindi ko sa panic attack is ano, nagpapanik ka as in from the word itself. So hindi pala, iba pala yung panic attack. Tapos minsan akala mo relax ka lang, pero ang totoo, talagang marami ka ng iniisip-isip. Ayan. So ayan, may nag-comment na acute gastroenteritis. Opo. So may mga test pa. So ma'am, bukas ko pa malalaman yung kung ano pa yung iba. Kasi nagpa-test din ako ng stool, ng nag-CBC din ako kanina. So bukas pa malalaman kung talagang yun lang ba or meron pang iba. Hopefully, maging okay naman ang lahat. Pero as of now, fighting tayo and ano, and struggling. Struggling ba? Hindi, kaya pa naman. Medyo actually masakit pa rin yung tiyan natin ngayon. Pero ayun nga, kayo, ang mga advice ko lang, pag may naramdaman kayo, go na. Punta na kayo sa hospital agad para maiwasan yung mas malalaking problema. Pero nalungkot lang ako last night, no? Kasi iba pala, hindi ko naman sa dinadjudge siya, pero may mga masusungit talaga na ano, no? Sa public kasi ako nagpunta last night kasi alam ko naman na kapag sa private ako nagpunta, sobrang laki talaga ng gastos. Alam naman natin yan, di ba? ER pa lang, as in, sobra-sobra na. So, dahil malapit naman sa bahay namin,
So sabi ko, ah, doon na lang ako sa ano, sa malapit sa amin, public hospital. Pero maayos naman siya. Kaso nga lang, ang susungit! Ayan, sana po, alam, naiintindihan naman po natin yung mga ano natin, mga nurses natin at mga nag-aasikaso, yung mga staff na syempre pagod na rin naman sila, marami silang ginagawa, sobrang dami ng tao na inaasikaso nila. Pero yun lang yung mga kailangan nating indahin at tiisin kapag tayo ay nasa ganung hospital. Kailangan talaga magtiis tayo sa mga sigaw nila. Sa mga medyo hindi kaaya-aya sa pandinig na mga salita na hindi ko alam kung sa nanguhugot, baka talagang pagod lang, stress o kung ano man, ubos na yung lakas, ganun talaga. So, siguro kagabi, natutunan ko lang, na-realize ko talaga yung kahirapan ng buhay, no? Na ang hirap talaga maging mahirap. Totoo yan. Imagine kagabi na sa ward ako, wala nang higaan, so nakaupo lang ako sa upuan, hawak yung dextrose ko. Sabi ko, ang hirap maging mahirap, no? Kaya kailangan talaga magsumikap ka. Diba? Kasi wala, ito yung katotohanan ng buhay eh. Lahat tayo pupunta at pupunta sa ospital. Walang taong hindi pupunta ng ospital, maniwala kayo sa akin. Kaya siguro pag ipunan nyo rin yung health card ninyo, yung insurance, hindi po ako, ano ah, hindi po ako nagbebenta, pero siguro yun lang yung aking mga ano, realization last night. Lalo na sa ward ng public hospital, eh walang kurtina, tabi-tabi talaga kayo lahat. At nakikita nyo yung bawat isa, lahat ng mga naghihirap. Diba? Lahat ng mga naghihirap, nakikita nyo. May naririnig pa nga ako dun. Sabi ko, parang dito ako masistress sa mga nakikita ko at naririnig ko. Sabi, labanan mo yung sakit mo pa ha. Labanan mo yung sakit mo. Sabi ko, OMG, ang hirap magkasakit. Diba? Kaya pangalagaan talaga natin yung ating katawan. Ako, siguro ngayon may mga dapat na talaga akong iwasan. Actually, hindi siguro talagang gagawin ko na. Kasi ang hirap yung na-experience ko kagabi na talagang feeling ko hindi na talaga ako makakahinga kasi hirap na hirap akong huminga and then nanginginig talaga ako. Ayoko na maulit yun. Sabi ko, ang hirap. O may nag-comment dito, being sick in the Philippines is very expensive. Alam nyo, totoo yan. Very true. Napakahirap talaga magkasakit sa panahon ngayon. Kaya naman, siguro talagang ano, doble ingat na. Hindi lang doble, siguro triple ingat na ang gawin natin. O sabi pa dito, professional nila yun at nag-oath sila to serve, hindi sungitan ang mga pasyente. Actually, alam nyo, nalulungkot ako dun sa part na yun. Sabi nga na mama ko kahapon, ako kung andyan ako, sinagot ko yan na huwag kayong masungit kasi nagbabayad kami ng tax. Pero totoo, diba? Nagbabayad ka ng tax. Yun yung ginagamit sa mga hospital, diba? Yung mga tax ng mga mamamayan. So, siguro, magkaroon lang tayo ng a little empathy sa mga, ano, sa mga andyan. Pero, of course, we understand your, ano, your stress. We understand na nahihirapan din kayo. Tsaka, maliit din kasi naman talaga ang sweldo ng mga nurses and everything. Pero, have a little more empathy pa. Diba? Sa taong bayan at sa mga nasa paligid. Kasi paano pag sa inyo din nangyari yun? Hindi mo masasabi, hindi naman lahat ng nurse eh perfect at hindi nagkakasakit. For sure, there will come a time na magkakasakit at magkakasakit din sila. Eh, hindi rin nagugustuhin na ganun yung treatment. Ayun. Kaya nga si Papa Jackson kagabi sabi niya, ano, ilipat na kita? Gusto mo ba yung ganyang treatment? Gusto mo ba yan? Napagalitan patuloy ako. So, ayun. Anyways, naka-uwi naman ako na maayos. And nung nabigyan naman ako ng gamot, pag-uwi ko ng bahay, masakit pa rin siya pero tinulog ko na lang siya and siguro groggy na rin kasi ako kaya alam niyo yun, nakapagpahinga naman ako. Though nagigising-gising ako ng madaling araw dahil sa sakit pero kaya namang itawid. Diba? So yun, anyways, back to regular programming na po tayo. Itatawid natin ito. Ito naman. Nako, pag-usapan naman natin ngayon yung ating story for today. Ayan, ito.